You're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Toni Gonzaga, sobrang tunog nga ng pangalan. Ultimo sa kanyang YouTube channel ay agad-agad na bumuldusok ang subscribers. Nagpasalamat si Toni Gonzaga kamakailan lamang sa kanyang Instagram matapos ng tumamo ng 5 milyon ang kanyang subscribers. Dahil na rin sa issue na ngayon ay kinasasadlakan ng aktres, ito'y matapos nga na maging main host siya sa nasabing proclamation sa pagkapresidente ni Bongbong Marcos kamakailan lamang na ginanap sa Philippine Arena. Inilabas ni Toni Gonzaga na statement para sa pagre-resign nito sa PBB, sinabi niyang it has been my greatest honor to host PBB for 16 years. From witnessing all my co-hosts transition from housemates to PBB, hosts are just some of the best moments in my life sa bahay ni Kuya. Today, I'm stepping down as your main host. I know Bianca and the rest of the hosts will continue the PBB legacy. It has been my privilege to greet you all with Hello Philippines and Hello World. For the last 16 years, I will forever cherish the memories, big nights, and moments in my heart. Thank you, Kuya, for everything. This is your angel, now, signing off. Marami nga ang nanghinayang, pero bilang sa kadilag-kadya sa araw, ay nag-resign itong si Toni Gonzaga. Pero ngayon, usap-usapan at ugong-ugong nga daw, nalilipat si Toni Gonzaga sa nasabi nga pong bagong network ni Manny Villar na AMBS. Ito'y matapos nga na makita na kasama ni Toni Gonzaga ang anak ni Manny Villar na si Mark sa isang photo. Doon ay nagpasalamat si Mark Villar. Bukod pa sa pagpo-post ni Toni ng latest awards na nakuha ng channel niya at ang paglalaro ng basketball ng anak niya ni Sib at ni Paul, bukod dito ang kumpirmasyon din umano ng mga post nila ng supporters nga sila ni Marcos Jr. at sa kabila ng ingay na kaya malakas ang loob ni Toni na ikampanya ang UD team at ipikalala si Rodante Marcoleta kahit alam nito na marami ang magagalit o negatibong reaksyon ng mga kapamilya at mga netizen ay dahil nga raw planado na ang paglipat ni Toni sa network ni Manny Villar na AMBS. Pagkatapos ng mga posting nila with BBM, picture naman ni Toni kasama ang mag-asawang sina Secretary Mark at Emeline Villar ang nirepost ni Toni at ni Paul. Nagpasalamat si Sec Mark sa post nito na forever grateful for the support and friendship, Toni. We are always 100% behind you. Nang i-repost ito ni Toni, tila sineluhan na rin niya na magiging all the way ang support niya sa mga ito, Anya. Thank you at Sec Mark Villar and Emma P. Villar. Paul and I here for you always. May mga naglabasa na bago pa man daw tumuntong si Toni sa proklamasyong rally ng UD team, planchado na lilipat siya sa bagong channel ng mga Villar. At dito raw talagang bongga ang magiging posisyon ni Toni, kumbaga ang huli, ang may upper hand sa kung anong show ang gagawin niya. May usap-usapan pa nga sa social media na si Toni raw magiging Charo Santos ng ABS, ng AMBS channel ha. Well, say ng source namin, hindi raw imposible ang mga naglalabasang balitang ito. Yan ay ayon sa article or sa isang article. Posible talaga na yan kaya malakas ang loob niya. Silang mag-asawa guaranteed na ang posisyon sa channel ng mga Villar. Di ba nga balita rin na 120 million pesos daw ang ibinayad kay Toni sa pag-host niya noong proclamation. Kaya unbothered lang siya dahil siya may pera, no, at may sure na work after. Yung mga nang babasa kanya, marami doon nga. Anyway, hanggang ngayon, wala pang nilalabas na anuman ng official statement ang mga Villar sa mga balitang kaugnay ng bubuksan nilang network. Pagre-recruit di umano sa mga artista and news reporter ang mga executive ng iba't ibang network. Isa na nga si Widi Revillame sa kumbaga ay naghihikayat. Ginagawa ngayon ng AMBS. Samantala, isa lang ang malilaw. Sigurado ang pagkakaroon ng trabaho ni Toni G kung sakasakali nga na hindi na siya makakabalik pa sa ABS-CBN dahil naman nandyan ang AMBS. Anyway, sabi nga, respect ang bawat nais nating iboto at kung sino man ang nais iboto ng bawat isa ay dapat tanggap mo. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.